from verse 1 hanggang 7. And then later, yung 8 hanggang 21, and then the third part, yung 22 hanggang 34. Sabi po sa Genesis chapter 21, verse 1 hanggang 7. The Lord visited Sarah as He had said, and the Lord did to Sarah as He had promised. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God has spoken to him. Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 years old, and God had commanded him. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. And Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh over me. And she said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I bore him a son in his old age. After 25 years, nakita natin yung promises ng Diyos o promise ng Diyos kay Abraham to have a child finally fulfilled. 25 years. So, yung simula yung promise is si Abraham ay 75 years old. And now, pinanganak si Isaac is already 100 years old. Tignan po natin, let's start. Meron po bang yugto sa ating mga buhay where someone made a promise sa atin, and because we trust yung tao na yon that he would deliver, he would fulfill kung ano ang pinramis niya, but then when he or she failed sa kanyang promises, yung mundo natin as if nag-collapse, we are so devastated, and seems, sabi ko nga, yung ating mundo has been falling apart. Meron ba tayong mga karanasan na gano'n? Kung meron, how did it impacted yung buhay natin dati kung nangyari lang in the past? At how did it, ano yung impact niya sa atin sa kasalukuyan? Tignan natin, lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay in the past, lahat ng mga ito, they will be used by God. It's either to strengthen us para matuto tayo, or hanggang ngayon, pwedeng sila ay mga hallucination pa natin. Not to go on dun sa mga bagay na dapat natin ginagawa. Sabi ko is, someone na nangako sa inyo dati. On the other side, pwede rin na was there a point in your life where you trust something, and by something, it could be your money, your job, or your health, or belief. Ba? Yung belief natin dati, where you put your trust, and later on, na-realize nyo, na-found out nyo, that all those things where you place your trust were unreliable. Parang nag-build ka ng house dun sa sun. Na unti-unti, nagko-collapse. And suddenly, na-realize mo that you are helpless, you are hopeless, and you are lonely. And kung meron kayong mga ganung experience, ano yung naging impact nun sa inyong mga buhay dati, at ano yung impact niya sa kasalukuyan, the way everything na nangyari sa atin in the past may have impact the way we live now, the way we act now, the way we treat other people sa kasalukuyan. Kasi sabi nga, sa ating pag-aaral sa hapong ito, it about dun sa isang pangako na it seems
kung tayo yung pinangakuan, pwede nagkakamot na tayo ng ulo after 1 year, after 2 years, maybe 5 years, naghihintay pa tayo. And just like Abraham, nung sabi nila is, I think we need to help God para mangyari yung pangako ng Diyos. And so, nag-devise sila ng plan. Ano nangyari? Lumabas si Isaac. Why? Si Ismael. Why? Because they thought they need to help God to fulfill God's promise. But then, nakita natin sa chapter na to, sa verse 1 hanggang verse 7, where God's word is trustworthy, and His promise, He is faithful to His promises, or to His promise. Pero tingnan, tawagan nyo sa is unang bahagi ng chapter 21, verse 1 to 7, God is trustworthy. The word of the Lord is trustworthy. And He is faithful to His promise. So the word of the Lord is trustworthy and He is faithful to His promise. Tignan po natin. Nagsimula yung pangako dun sa Genesis chapter 12, verse 2, na kung saan tinawag si Abraham. He was 75 years old. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, tumayo ka and go to the place where I am going to tell you. I will make you a great nation. That was chapter 12. 9 chapters earlier. So 75 years old siya. And sabi niya sa verse 3 ng chapter 12, all the families of the earth will be blessed because of you. That was the promise. And then pagdating sa chapter 13, muli sabi ng Diyos sa kanya, tingnan mo yung buhangin sa dagat. Your descendants, your offspring will be like the dust of the earth. Gaano kadami yun, di ba? And then, hindi pa doon natapos. Chapter 15, sabi na, verse 5, sabi ng Diyos ulit. After na sabi ni Abraham kay Lot, okay, dahil meron sigal sa kanilang mga servant. Yung mga servant ni Lot, at saka servant ni Abraham, nagtatalo sila dun sa well o dun sa kung saan magpapasture yung kanilang mga shepherd. Sabi ni Abraham, the land is before you. Choose. If you choose the right, I will go to the left. If you choose the left, I will go to the right. And then sabi ng Diyos sa kanya, sabi ng Diyos kay Abraham, look at the stars above. Yung descendants mo, they will be like the stars of heaven. Imagine gaano ka magnanimous yung promises ng Diyos. And then sabi sa verse 6 in chapter 15, Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. So God believed that, Abraham believed that God is trustworthy to His word. And the Lord is faithful to His promises. And then, chapter 12 yun, pagdating sa chapter 17, nangako uli ang Diyos to confirm yung mga sinabi ng Diyos sa kanya. Sabi niya, Sarah, sabi ng Diyos kay Abraham, yung mga pangako niya na sabi ni Abraham, by that time, dumating na si Ismael. Sabi niya, why not just bless Ismael? And through Ismael, yung posterity ko ay dumami. Sabi ng Diyos sa kanya, I will bless also Ismael. He will be a great and mighty nation also. But in your son, whom Sarah will bear, sabi sa chapter 17, verse 16, I will make my covenant with him. Wala pa pong Isaac nun. And then pagdating sa chapter 18 ulit, sabi ng Diyos sa kanya is, nagpakita uli dun sa, maalala nyo dun sa Mamre, di ba? Merong tatlong angel, una may isa, and then naging tatlo sila. Sabi ni Abraham, tuloy po muna kayo. And then sabi niya, oh, very sure, wife Sarai. But later, by that time, di ba? Sabi niya is, nandun po sa tent.
By this time next year, sabi niya, by this time next year, I will return. Napaka-specific po ng pangako ng Diyos. By this time next year, I will return and Sarah will have a son. Genesis chapter 18, verse 9. And then sabi doon, pagbabasahin nyo, verse 11, the way of woman had ceased to be with Sarah. So si Sarah, siya ay menopause na po. Being 90 years old, so siya ay menopause na. So, ano sinasabi lang doon? The scripture is very blunt to say that Sarah or him to bear a child, it's gynecology ba tawag doon? Imposible na. But then, pagdating sa verse 13, sabi doon, nung sabi ng anghelyon, Sarah laughed. Ay tumawa to herself. And then sabi ng angel of the Lord, I think it's the Lord Jesus Christ in his pre-incarnate form, sabi niya is, why Sarah laughed? Is anything too hard for the Lord? And sabi ni Sarah, I did not love. Diba? Alam natin yung kwento. Yes, you did, sabi ng anghel ng Panginoon. And then, pagdating sa verse 14, eto yung sa chapter 18 pa rin. Sabi niya, at the appointed time, gusto pong i-note niyo yung, kanina sabi niya, by this time, next year, very specific. And then, same verse 14, sabi niya, at the appointed time, appointed, there is a specific time, sabi ng Diyos, I will return to you, and Sarah will have a son. Gusto kong i-note niyo doon, sabi niya, at the same time next year, and then at the appointed time. So God is working, meron siyang mga plan, meron siyang mga time frame. Hindi po siya hit and miss. Hindi po siya, kagaya natin na, kinakailangan natin maglagay ng reminder to be reminded doon sa mga bagay natin gawin. But God being omniscient, alam niya lahat, He don't need to put a calendar na baka may mamiss siya. Hindi po. And then, ano po yung makita natin doon? Titingnan natin, chapter 21, verse 1, the Lord visited Sarah. He visited, nangako siya, di ba? The Lord visited Sarah as He had said. Ano po sinasabi doon? Very clear. As the Lord said, so God visited Sarah. Just like Mary, di ba? And the Lord visited Mary. So ito po, God promised something. Sabi niya, after 1 year, I will return. And the Lord returned. So God is trustworthy. God's word is trustworthy. Hindi pa po doon natapos, sabi niya. And the Lord did. He did not only visited Sarah as He had said, but now is, and the Lord did. Yung pong did, ginawa ng Diyos as He had said, as He had promised. So, bumisita siya dahil sinabi niya ito at ginawa niya kung ano yung ipinangako niya. Ito po yung Diyos na ating sinasamba. His word is trustworthy and His promises are, He is faithful to His promises. So, Noah, yung segment na to, kung paano there is rejoicing, there is laughter, dun sa buhay ni Abraham tsaka ni Sarah, sa pamagitan ni Isaac, ay same yung joy na meron sa akin as we come to this section of Scripture. Knowing that what God has said and what God has promised, He will surely fulfill and do kung ano man yung mga pinangako niya. Nalang binabinasa ka na sa scripture reading. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, all the promises of God in Christ are yes and amen. Napaka-encouraging po na mga reality yung mga binabasa natin. But sometimes the problem is because God's timing,
God's timing is never too late. But sometimes we are in a hurry. Yung timing natin, so hindi late ang Diyos sa pag-fulfill ng kanyang mga pangako, but sometimes we are rushing God. Kaya nangyayari is, parang nagluluto ka, kaya gusto mo kagad namang magluto, anong nangyayari tuloy? Kung di sunog, hilaw, di ba? So ganun po minsan, kagaya ng nangyayari kay Abraham at saka kay Sarah. They thought na, perhaps God needs our help. Let us help God. Anong ginawa nila? Anong nangyari tuloy? Diba? Ismail was born. So tingnan natin na, so point number one, doon sa segment ng chapter 21, verse 1 to 7 is, the word of the Lord are trustworthy, and the Lord is faithful to His promises. And nasabi doon, and Abraham, so Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the time which God has spoken to him. Makita niyo, napaka emphatic lahat ng mga sinasabi doon. Visited as he had said, and the Lord did as he had promised, and she conceived as the Lord spoken to him. So titingnan mo lahat ng mga verse na yon, makita mo, the Lord is serious sa lahat ng mga sinabi niya. He will not compromise yung kanyang salita. Kaya tinanong ko kayo kanina sa pasimula, was there anyone sa mga buhay natin who gave a promise? And then because of yung ating mga weaknesses, yung ating limitation, people cannot fulfill lahat ng mga pinangako. They will try. We will try. We will strive. But one way or another, knowing that we are limited, many of our promises, we will fail. That is a fact. But God is unlimited. He is powerful. He is God. So what God has said, what God has promised, He will surely fulfill, and the promises of God will come to pass. Yun mo yung isang encouragement sa atin, that whenever we encounter such trials, or whenever we doubt our faith, we have to doubt first our doubt. Okay po yun? Sometimes we doubt our faith, but we have to be reminded, we have to doubt first our doubt before doubting our faith, or before doubting God, the promises of God. So tingnan natin. So yung point number one, ano nangyari? And then Abraham sabi pagdating sa verse 4, and Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, as God commanded him. Makita niyo naman doon, God is faithful in fulfilling what He has said and what He had promised. And now there's an Abraham who is so obedient, sabi doon, and he circumcised Isaac as God commanded him. There is a faithful God. There is an obedient Abraham. Makita po natin dito na, kailan natin si Abraham? He failed last time with Abimelech, di ba? But Abraham always, makita mo yung isang, parang si Abraham yung pelikula ba na parang makatotohanan. Hindi siya parang comics na parang minsan FPG, mga pelikula na FPG, binabaril mo na hindi mamatay, di ba? Pero ito, si Abraham ay picture siya ng bawat isa sa atin na nadadapa, babangon, madadapa, babangon. Diba, hindi siya parang superhero na walang claw. Diba? Siya makita, very bold yung scripture, pinapakita yung tao na tinatawag na man of faith, father of faith, friend of God. He is just like us. Kagaya po natin siya. And so, God is encouraging us, whenever we fail, stand up. God is faithful. But we have to learn like Abraham.
We will stumble and get up. Do not be stuck. What time is stuck? Nadapa ka. Andito lang ako. Ito na talaga ako eh. Diba? So I pray that knowing all this, sabi ko lang mag-elevate as our yung ating information about God ay nag-elevate, nawa mag-elevate din yung ating faith, yung ating trust, yung ating worship doon sa Diyos. Tara natin na, so sabi ko kanina, the word of the Lord are trustworthy. Diba? And the Lord is faithful to His promises. Pwede rin masabihin actually, the Lord of the world is trustworthy. And the word of the Lord should lead us to the Lord of the world. Magulo ba? The word of the Lord should lead us to the Lord of the world. Ang cute, ano? Cute ba? Magulo ba? The word of the Lord, this word of the Lord should lead us to the Lord of the Word. Amen? Amen. So, kaya nga laging encouragement natin is, how can you know the promises of God? How can you know what God has said if you will not pay attention to the Word of the Lord which leading to the Lord of the Word? Amen? Because you cannot just say, everything pwede sabihin lang na, ah Lord, magpakilala ka sa akin. Diba? Hindi po. God has revealed Himself sufficiently sa kanyang mga salita. And we have to read. I think that's the encouragement dun sa unang bahagi. Meron pong minsan nagsabi, meron pong patimpala o paligsahan. So, mga grupo ng mga pastor. So, si Pastor A. Pastor A, oh. O Pastor B na lang, para wala, hindi ano, hindi, ba? Sabi, may dumating na isang artista. Wow. May dumating, may isang Pastor B, kaya may dumating na artista na laging nagpo-portray ng David. Diba? And then, dahil sa David, diba? Ano ba yung sikat na sinuot ni David? Of course, Psalm 23. Oh! Actor, kung ano man yung pangalan ng actor, sabi niya, can you give us something about, can you tell us something about David? So, tumayo sa entablado, sabi niya, the Lord is my shepherd. So, very powerful yung kabisado niya. Eh. The Lord is my shepherd, I shall not want, though I walk through the valley of death, I will fear no evil. Kabisado, tuloy-tuloy. And then, dumating na yung Pastor B, sabi niya, kasi Pastor B medyo timid. Parang Timothy, medyo mayayain, diba? So, daming tao, may mga camera, isa rin na may camera. Sabi niya is, so, natapos niya, hindi ganun kagaya nun sa una. Pero after nun is, yung kanina sa una, palakpakan lahat. May sumisipol pa. Pero nung siya na is, wala lang, tainig yung mga tao. Pero maraming umiyak. Tapos, umakyat ulit sa stage yung actor, sabi niya. My dear friend, sabi niya, I admit, I know Psalm 23, but Pastor B knows the shepherd. Nag-gets niyo po yung ibig sabihin, no? Kabisado niya yung Psalm 23, but he was far from the shepherd. But yung Pastor B, hindi niya, pwedeng alam lang niya yung Psalm. Pero yung shepherd na binabanggit sa Psalm 23, he knows him very well. I think that's encouragement sa akin that the Lord, the word of the Lord is trustworthy and is faithful to His promises. At tingnan natin yung section sa buhay ni Ismail at saka ni Hagar. Verse 8 hanggang verse 21, and the child grew and was weaned. So si Isaac, lumaki siya, usually inaawat, 2 to 5 years old, ganun, o 2 to 3 years old.
So Abraham made a great feast. Bepiesta, Isaac was win, but Sarah saw the son of Agar, the Egyptian son niya, si Ismail, whom she had born to Abraham, laughing. So laughing din siya. But ito yung laughing na mocking. Kagaya dun sa si Joseph, dun sa kay Potiphar's wife, you brought this Hebrew to laugh on us, to mock us. Ito yung sinasabi doon. Or even doon sa last time, doon sa nung si Lot, kinausap niya yung kanyang mga manugangin, sabi niya, and they thought he was joking. Diba? And sabi doon is, so she said, Sarah said to Abraham, cast out the slave woman with her son, for the son of the slave woman shall not be here with my son Isaac. And the thing was very displeasing to Abraham on account of his son. But God said to Abraham, be not displeased because of the boy and because your slave woman. Whatever Sarah says to you, do as she tells you. For through Isaac, your offspring shall be named. And I will make a nation of the son of the slave woman, si Ismail, also because he is your offspring. So Abraham rose early in the morning and took bread and skin of water and gave to Hagar, putting it on the shoulder along with the child, and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. So inulit po yun. They wandered in the land of Beersheba, or the wilderness of Beersheba. Later kasi, makita natin yun. And when the water ran out, in the skin was gone, sabi niya, she put the child under one of the bushes. Then she went away and sat down opposite him in a good way of about a distance of bow shot. Ito yung sabi niya, yung distance, pwedeng, wari, meron kang target doon, yung bow. Ganun yung distance. Hindi kagaya na, wari, pag pinana mo yung bow, malayo. Pwedeng 1 kilometer. Pero sabi noon, bow shot, doon sa practicing range. Diba? Perhaps hanggang doon sa kabila. So ibig sabihin, si Hagar, nung nakita wala ng tubig, at ayaw niyang makitang mamatay, sa harapan niya si Ismail, sabi doon, nilagay niya si Ismail sa isang bush. Sa natin, si Ismail by this time, perhaps 16 to 17 years old. Kasi nung ipinanganak si Ismail, si Abraham ay 86 years old. 86 years old, ngayon, nanganak kay Isaac, diba? 100 years old, so that was 14 years plus 2 to 3 years old na bago iawat yung bata. So 16, 17 years old na si Ismail. Binatilyo na siya. So anong nakita ni Sarah na minamak abang nagse-celebrate sila nung inawat si Isaac? So si Ismail, siya ay alam na niya kanya ginagawa. Kasi binatilyo na siya. Okay po yun, hindi siya nga paslit na kagaya ni Primo, ni Job na hindi nila alam pa. Doon matalino sila. Hindi pa nila alam yung ginagawa nila, no? And then, sabi doon, when the water, so nawala ng water, then, sabi niya, let me not look on the death of the child. And she sat opposite, and she lifted up her voice and wept. So, tumangis siya with sound. And sabi doon, verse 17, and God heard the voice of the boy. Nakita nyo? Sabi doon, nandun si Hagar, umiiyak, tumatangis, at sa kabila, yung bata. But God heard the boy. Perhaps, of course, narinig niya si Hagar. Diba? But then, sabi doon, the scripture said, God heard the boy. And then, sabi niya, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, it's a miracle, diba? What troubles you, Hagar? Fear not, huwag kang matakot. For God has heard the voice of the boy where he is. Yung name na Ismail, God hears. Yun ang ibig sabihin. Ismail, ibig sabihin, God hears. Malala niyo, previously, nung si Hagar tumakbo siya, dahil siya ay minamatrato ni Sarah, nagtago din siya. And then, sabi nun, nandun siya sa well, di ba? Oh, anong problema, Hagar? Saan ka pupunta? Saan ka galing? Saan ka pupunta? Ako ay nagtatago sa aking maidservant, sabi ni Hagar. Then return ka, bumalik ka, at yung nasa sinapupunan mo ay pagpapalain ko rin naman, sabi ng Diyos kay Hagar.
So there was a promised blessing, Ismail. Siya ay magiging great nation kahit nalas sinapupunan pa siya. And then, sabi doon, God heard your cry. Diba? And called him Ismail. So, pangako yun ng Diyos na siya ay tatawaging Ismail. Because Ismail means God hears yung cry ni Hagar. And then, and sabi niya, pagdating dun sa verse 18, up, lift up the boy and hold him fast with your hand, for I will make him a great nation. So, ayun ang pangako. Pagbabalikan nyo sa Genesis 16, verse 10, Genesis 17, 20, yun ang pangako. And sabi doon, and then God opened her eyes and she saw a well of water. Wow! Tumatangi siya, sabi niya, lumayo siya konti, like above siya, distance, sabi niya, I cannot see na mamamatay yung anak ko sa harapan ko. So, kaya natin mamatay siya na hindi ko makita. And then, the Lord from heaven said, Agar, what's the problem? And the Lord, sabi doon, opened her eyes and she saw that there's a well of water sa harapan niya. Nakita man, whether yung well, nandun talaga, di lang niya nakita dahil doon sa kanyang pagtangis, or wala talaga yon, biglang nakita lang niya, miraculously na biglang napunta yung well doon, we are not sure. But one thing is sure. God saw, she began to see when God opened her eyes. Pagbabasa niyo yung scripture, napakarami pong mga pasay sa Bible na kung saan, example, 2 Kings chapter 2 verse 23 hanggang 25. Oh, 2 Kings chapter 6 verse 17. Nung si Elisha, yung king ng Syria ay bahalang-bahala. Sabi niya, pag nagpaplano tayo na ambusin yung hari ng Israel, laging nalalaman nila yung plano natin. At nakagawa sila ng rerouting sila at tayo tuloy ang nangyayari. Siguro sabi niya, mayroong espiya sa inyo. Sabi nung hari ng Assyria. Sabi niya, O King Ben-Hadad, sabi nung kanyang leader, wala po, pero si sa Israel, mayroong propeta. Pangalan niya ay Elisha. Yung bagay na sinabi niyo sa inyong bedroom, naririnig niya. Wow, takot na takot si Ben-Hadad. Sabi niya, then punta kayo doon. So pumunta sila, punong-punong ng chariot, mga horsemen. Isang tao lang yun, hindi naman isa lang. Si Elisha, meron siyang dalawang kasama, perhaps, mga estudyante niya. And then, pinaikutan yung bahay ni Elisha. Pagkagising ng servant ni Elisha, sabi, Oh my master, sabi niya, we're dead. Bakit nakita niya nakapaikot sa kanila yung mga horsemen? Tapos sabi ni Elisha, prayer niya, 2 Kings chapter 2, chapter 6, verse 17, Oh Lord, open his eyes that he may see. And after that prayer, sabi doon, yung servant niya, nakita niya, pag dumaw niya, he saw yung mountain, punong-puno ng mga chariots of fire. Si Elijah, na master ni Elisha, he was taken by a chariot of fire. Kaya nakita niya, na he, sabi doon, yung mga naka-chariot of fire around ng mga nakaruway na kay Ben-Hadad, ay mas marami yung doon sa Diyos. Sabi niya, he who is with among us is greater than who is with them. But that thing, hindi niya nakita yon prior na inopen ng Diyos yung kanyang mga mata. So nakita natin doon, there are many things na nangyari sa mundo, sa buhay natin, that unless God open our eyes, we will not be able to see. And so yung mga faith natin, yung trust natin sa Diyos, ay napakababaw. Oh Lord, konting sipon. Oh Lord, baka mamamatay na ako. Oh Lord, di ba? Lord, hindi na ako makakapag-church kasi meron na kailangan bumili ng gamot dun sa kung saan man. Di ba? Oh Lord, kung ano bang uunahin ko muna ito, Lord, kasi walang kasama, Lord. Di ba? So many things na nangyayari. Why? Because may mga bagay na kung alam mo, God can miraculously heal you even. Diba?
you will not put to second, nala nyo last time, di ba? You want to destroy your life, di ba? Put God second, right? Yun lang ang sekreto, di ba? Gusto mo sirain yung ruin your life and then destroy yung family mo. Why? Because we cannot see God as a miracle worker. We cannot see God as high and lifted up, no? Walang imposible sa Kanya. We see God as, oh Lord, kailangan mo bang sambayin kita mamaya, Lord? Oh Lord, let me think about it. Yun tayo, binibigyan natin yung Diyos na yung mga tira-tirang oras natin. That's who we are sometimes. But here is, even pagkatapos nun, anong nangyari? Dahil yung mga pinag-pray ni Elisha, yung mga soldier na mablind sila. Ano dinala? Kinausap niya sila, dinala niya sa Samaria. And then pagdating sa Samaria, ito yung city, sa gitna. Mga soldier na dapat sasakop sa kanila, nandun sila sa gitna ng city. Sabi ng Diyos, sabi ni Elisha, chapter 6 verse 20, Lord, open now their eyes. Pag mulat ng mata nila, surrounded sila ng, nasa city sila, yari sila, di ba? Pero di sila pinatay, di sila sinaktan. Ano pinapakita doon? It's a miracle, ba? And God opened their eyes. Same thing po yung sinasabi ng Diyos doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For God said, let light shine out of darkness, has shone into our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Babasahin mo Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, it was full of darkness. Diba? But God said, let there be light. And light shone. Same thing sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Once upon a time, we are full of darkness. We cannot see the glory of God. But God said, let there be light. And all our unbelief, do kagaya ng ocean, diba? It was overcame by a tidal wave ng mercy, ng grace ng Diyos, na yung ating unbelief ay natabunan ng pananampalataya, pag-repent, and so now we are here as believer in Christ Jesus. Why? Because God opened our eyes. And so kung buhay natin, oh Lord, I will praise you, I will worship you, no matter what, right? Because God, the Lord sees and the Lord hears. Ano nakita? Ano nangyari? Di ba nung si Isaac, si Ismail, at saka si Sarai, hindi nila makita yung well na sa harapan nila. And oftentimes, sabi ko nga, because we are troubled tayo masyado, na hindi natin makita yung power ng Diyos, yung problema lang nakikita natin. Maraming yung to sa buhay natin, nakikita natin yung problema. But the solution, God, ay minsan din natin nakikita para siyang may courting ba? And through this, nangungusap sa atin ng Diyos, sinasabi niya na, what's your problem? Baka sabi ng Diyos, kaya Haga, what's the matter? You don't have water? Then you open his eyes, her eyes. Nakita niya. Sa atin, diba? Tanong natin, what's your problem? Medicine? Diba? Sabi ko na, medicine. Ano pa? Name it, diba? Bring it to the Lord. Maraming mga himala. I think it's a miracle. Sa church na to na, unless na God ay nag-intervene, para it seems mga imposible yung mga nangyari. Tingnan nyo si Grace, di ba? Yung providence, yung provision ng Diyos kay Grace. Dati naghahanap saan ba makakapaganap ng mag-sponsor, ilang months lang dati, then nagkaroon, di ba? And then, si Nikki na problema sa boss niya na bawal mag-toilet, di ba? Mag-toilet lang siya, tinatang, where have you been? Di ba? Umiiyak sa Panginoon. And then, anong ginawa sa kanya? Binigyan siya ng trabaho hanggang 10 to 2 lang yung paso.
Well, it's a miracle, right? So, maraming mga bagay na titingnan mo, it's God who is at work. And sometimes God allowed yung mga bagay na kagaya nito, ang nangyari kay Ismael, sabi ito, and God heard the voice of Ismael. Kanina si Ismael ang ginagawa niya, he was mocking. And perhaps this time he was crying. Crying to the Lord, knowing na yung kanyang nanay umiiyak. Bakit? Mamamatay na sila, di ba? Walang tubig, mamamatay sila. And perhaps by this time, he began to cry to the Lord. And sometimes, ito yung ginagawa namin sa ating mga buhay, God will allow a circumstance sa ating mga buhay to push us to the limit so that we will cry out, "Oh Lord, I surrender. Unless you intervene, Lord, Lord, I am dead." Misan yun ang ginagawa ng Diyos. And on that time, akala mo, Lord, nasaan ka? Na para bang gusto mo ng, Lord, wala ka naman eh. Pero hindi mo alam, God is pushing you so that to say to Him, Lord, I surrender. And then God will say, yun lang naman hinihintay ko eh. Diba? And Ismael, yun ang nangyari eh, perhaps. Pero, there is a much, si Ismael, kailangan niya ng tubig. Kailangan niya ng tubig, di ba? Otherwise, mamatay siya. At sabi ng Panginoong Jesus, He who comes to me, I will give him a drink na hindi na siya mauuhaw muli. Sabi sa John chapter 4. Sabi ng Samaritan woman, "Are you greater than our father David?" Kung kilala mo lang, yung kausap mo, sabi ng Panginoon, you would ask of him water, sabi niya, which when you drink, it will spring from your heart, which will lead to eternal life. Tubig, eternal life, living water, ganun ka hindi mag-share, mag-evangelize ang Panginoon. Pinag-usapan yung tubig, kailan napunta sa eternal life, living water. At the same yung sinasabi, nung si Ismael, they were totally helpless. God gave them yung water. But yung water na yon, when they drink, when they drunk, mauuwaho sila muli. Diba? But there's a water na pag ininom mo, you will never be thirsty again. And that is what we need. Or who we need. Yung nagbibigay ng living water na kung saan bubukal sa ating mga puso, sa ating mga buhay, na ito'y sinasabi dun sa Isaiah chapter 55 verse 1. Sabi ni Isaiah, sabi ng Diyos through Isaiah, "Come, everyone who thirsts, everyone without exception, whatever your past, whatever you are doing now, doesn't matter. So long as you are willing to come," sabi ng Diyos is, "Come, everyone, whoever thirsts, come to the water, and he who has no money, you cannot buy the living water. But come, it's free," sabi niya, "come. Come without money and without price." That is the gospel. The gospel is calling us to Christ, pushing us to the limit, to the extent that we will say, "Lord, I am helpless. I surrender. Lord, help me. Lord, many times, for all this time, all this year, I am trusting my health, myself. But Lord, by this time, I see and I recognize that it is you alone that I need, because kagaya naman pinag-aral natin ngayon ng umaga pa, there is no salvation in any other name, because in Christ alone salvation is possible, because there is no name under heaven that God the Father has given which man should be saved, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus." Ismael, they were desperate. But God sees, God hears. Sabi ko kanina, the name Ismael means God
hears, he saw, he hears. Tumakin na sa point na to, sa section na to. Hold on to the promises of God because God sees. He knows what's happening. And God hears. Whenever we cry to Him for help, Lord, help me. He sees and He heard. So hold on to the promises of God because God's words are trustworthy. His promises, He is faithful to His promises. And the Lord sees. We have to hold on to the promises of God. Pero balikan natin yung yugto na sabi doon, si Abraham, nung sabi ni Sarah, cast them out. Diba? Palayasin mo sila. Pero sabi doon, Abraham was distressed. It was displeasing to Abraham. Doon na, anak niya si Isaac, ay si Ismail. Diba? And dito makita natin na may mga bagay. Ito yung time na kung saan si Ismail, bumas siya ng let's help God. Right? Let's help God. Perhaps God need our help. So let's help God. So siya ay bunga. Ismail, bunga ng decision na presumptuous. Assuming that God need our help. So ginawa nila. Not consulting God. Diba? So bunga siya ng pagkakasala. Bunga siya ng maling decision. And ngayon, he need to choose yung wife niyang si Sarah at yung anak niyang si Isaac o si Hagar at saka si Ismail. Ito yung mga true to life na mga story na kinakailangan mong pumili minsan. Meron kang dalawang boyfriend, kinakailangan mong pumili isa lang. Diba? Ang sakit, ang hirap. But huwag tayo lumayo muna. Tingnan natin si Abraham. Naalala niyo na ba, wari, sa mga kababaihan hindi gagal makaka-relate, pero mga lalaki makaka-relate. Naranasan niyo na ba na nagkaroon kayo ng hiwa sa binti? Lalaki ka. Of course, tendency dahil lalaki ka, maraming balahibo sa binti. Ha? So, nahiwa ka, nilagyan mo ng plaster. Ba? So, pinlaster mo. Maraming balahibo, pinlaster mo. Tapos after ng wedding, after one day, two day, naligo ka at gusto mo siyang tanggalin, di ba? Pag tatanggalin mo, dahil maraming balahibo, ano mangyari? May dalawang choice. Oop, biglaan, may ding 3 seconds masakit or dahan-dahan, kada hatak mo, oop, di ba? Nakita nyo, naramdaman nyo, may sumasabit na balat, hindi balat, balahibo. Buhok. Buhok, di ba? Okay. Ano pa pinupunto ko doon? Doon sa yugto na yon, there is no option na walang masakit. Parehong masakit. Biglain mo, masaktan ka, dahan-dahan, masaktan ka pa rin. Same thing, minsan, if not madalas, doon sa mga maling decision natin in the past. Gusto mo mang silang itama ngayon, at tennis, you have to deal with it. You have to live with it. Parang isang kang binata, dalaga na lang. Ngayon, totally new ka na. Born again ka na. But then, looking back, dahil once upon a time, 10 years ago, di ba? So, gusto mo mag-explore, gusto mag-experiment, nabuntis ka, dalaga ka. So, nagkabunga ng Ismail. At ngayon is, and then after 2 years, may naligaw sa'yo, very faithful. And then sabi niya, I will accept kahit na yung bunga ng pagkakasala mo in the past. But then is, nagkapamilya na kayo. The reality is, hindi pa rin siya sa kanya. Tama? And then whenever maalala mo, may bumabalik yung pain, may kirot. Diba? Na-get nyo? O hindi? Bakit? Kasi it's a fact. God forgives. We're forgiven. But the consequence remains. You have to live with it. Kaya nga, sabi mo, once lang tayo mabubuhay, especially yung mga binata, mga dalaga, don't waste your life. Because
Mag-imbak kayo ng mga memories, mga alaala na pagtandaan nyo is kasama mo, holding hands kayo ng asawa mo, maalala nyo, tayo'y matanda na. Diba? Babalikan mo yung mga memories na without regrets. Diba? Hindi sasabihin nyo na, maalala ko na naman yung ex mo. Diba? Diba? Naging hysterical, historical. Why? Because hindi makalimutan, napatawad ka na, but then merong marka pa rin. Diba? It's a curse. Diba? So, I encourage you, we can learn many things from this section. Diba? So, dalaga, binata, don't waste your life. So, God sees, God hears. Kung nandun ka sa situation na I need to exit from this situation. Lord, be merciful to me. Help me. God sees, God hears. He will rescue even Isaac, even Hagar. So, yun po yung encouragement dun sa point number 2. And the boy grew up and the lad was with the boy. Diba? The Lord was with the boy. Parang yun, he did not forsake Ismael. Why? Because the Lord is, babalik ka, He is faithful to His promises. He is true to His words. Pinangako niya, He will fulfill. Verse 22 hanggang 34, ito naman yung si Abimelech at saka si Abraham ulit. Si Abimelech, ito yung kapatid ko si Asara. Diba? But this time, ano yung makita natin? Si Abimelech pumunta kay Abraham. Sabi niya, I know that God is with you. Sabi niya, verse 23 o verse 22, Abraham sabi ni Abimelech, God is with you in all that you do. Can other people, hindi mga Christian, kaya sabihin, pag sinabi sa atin, karap tayo, I know God is with you. Kaya ba na sabihin yun? Or, you're Christian? Oh, you're kidding. Diba? Why? Why you say you're kidding? Oh, I'm kidding. I think you are 80s. Right? Pero si Abraham, sabi ni Abimelech, I know that in all that you do, God is with you. What a testimony. Diba? At sinasabi dito, sabi doon, so anong ginawa ni Abimelech? Si Abimelech ay pumunta kay Abraham. Sabi niya, I know the Lord is with you. Tanda natin si Abimelech ay king. Mayroon siyang army. Mayroon siyang mga tauhan. Of course, si Abraham mayroon din siya. Diba? Dati mayroon siyang 318. Sabi niya gano'n. But then is, maraming na hari, powerful, dayuhan si Abraham, lumapit yung hari. Sabi niya, let's make a non-aggression pact. Alam niyo po sinasabi doon? Sabi niya, gumawa tayo ng kasunduan na ayon doon sa kabutihan na ipinakita ko sa iyo habang ikaw ay nag-sojourn, nag-wander din sa lugar na to. Tala natin, parang si Abraham, si Abimelech, pag-aari niya yan, hindi pag-aari, teritory niya yan. Tapos may isang tao na nakatira sa kanyang sinasakupan na hindi under sa kanya. Hindi nagpapasakop sa kanya. At ito ay lumalago, nag-expand. At balang araw, gaya ng Israel sa Egypt, magiging threat. Sabi niya, let's make a pact. Let's call it non-aggression pact. Hindi kita gagawan ng I will not harm you. Please do not harm me. Do not harm my children. Do not harm my posterity. Yun po yung hiningi ni Abimelech. Why? Because there's fear. Ano po yung gusto may punto doon sa section na to? Hold on to the promises of God because the Lord protects and the Lord provides. Saan po nakita yun? So, si Abimelech, sinecure ng Diyos na makita ni Abimelech that God is with Abraham to protect him. And then sabi doon, after doon, sabi ni Abraham, meron kaming well na hinukay.
Pero yung mga tao mo, violently, nakinuha nila. Sabi na sila, humukay, let's make a pact ngayon. Sabi niya, nakasunduan natin na kami ang naghukay nito. It's ours. That is providence. Sa lugar ng nasa desert ka, marami kang mga camel, marami kang mga sheep, donkey, yung mga livestock, yung water ay napaka necessity. Very necessary. At kung yung lugar mo, daanan ng mga traders, perhaps yung mga, perhaps dun siya mas lalang yayaman eh. Kasi bari, naglalakad yung mga nakakamel, traders, kailangan namin tubig. O bibigyan ni Abraham ng tubig and then may barter na mangyari. O babayaran lang siya. So, ano pong pinapakita doon? Yung pagpunta ni Abimelech, it's God's work to protect him. Non-aggression. Kasi sabi doon is, sa dulo ng verse, and Abraham sojourned in the land of the Philistine many days. So he was unharmed. Unharmed ba? Unarmed. Hindi siya ginawa ng masama. Why? Because God protect him. So hold to the promises of God because the Lord protects and the Lord provides. Tingnan natin yung sa dulo. Sabi niya, verse 31, Beersheba yung pangalan. Imagine niyo, bago pinapunta ni Abraham si Hagar at saka si Ismail, sabi doon, meron ng well. Nakita niyo? Perhaps, makita mo yung affection pa rin ni Abraham, doon sila kinaboy. Kasi meron ng existing well. At kung hindi nakita dati, whatever yung reason, whether miraculously, but then is, pinupoint natin, God opened her eyes. Just to give yung comment sa previous nating pinag-aralan kanina. Kaya sabi niya sa verse 33, Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba and he called them in the name of the Lord. Ito lagi yung sinasabi na, wherever Abraham sojourned, kusama sa isang lugar, he will build an altar and call in the name of the Lord. Unlike Lot, di ba? There was no mention of Lot, he built an altar. But Abraham, he always put God first. And nasabi doon, and called in the name of the Lord, the everlasting God. Tingnan niyo yung tawag niya sa Diyos, the everlasting God. Pero parang may irony. Tingnan niyo yung parang may irony doon sa huling bahagi. Sabi niya, and he called the Lord, the everlasting God. And Abraham sojourned, yung word na sojourn, wander, temporal. Tingnan niyo yung irony. I think it's irony. Sabi niya, he called God everlasting. Pag sabi mo everlasting, immutable, unchanging. Diba? So, God, yung God na wina-worship ni Abraham, sabi niya, you are eternal, you are everlasting, you are infinite, you are unchangeable. And then, it was said of Abraham sojourned, wander, para bang temporal. Ano po yung matunad doon? While Abraham recognized that God is eternal, that God is unchanging, that God is infinite, yet alam niya na sa mundo na to, he is just passing, temporal, sojourning. Bakit? Hindi siya nakaangkla doon sa yaman niya sa mundo na to. He was rich, right? Pati hindi siya nakaangkla doon. Para sa kanya, he is just sojourning sa mundo na to. Because he knows temporary lang lahat ng to. His hope is anchored on the promises of God that one day, where God is, there he will be also. Hold to the promises of God because the Lord protects and the Lord provides. Let us all stand and pray.